Hello guys, good morning, welcome to my vlog, Lynn Choice Mahumot. And for today's video guys ay quick ko lang na ipapakita sa inyo yung aking mga dadala-dala galing sa bukid. At dinala ko pa talaga dito sa tower guys, ito yung dala ko galing sa bukid. Yung tundan guys, saging tundan. Sa Bisaya yung guys, ang tawag ay tundan. Iwan ko lang sa Tagalog kung anong tawag. Yan dalawang piling yung dala ko guys, hilaw pa yan kahapon, so ngayon ay biglang nahinog. Ayan siya. At wala talagang ibang mabitbit guys galing sa bukid. So yan lang talaga ang nadala ko. At saka ito pa guys, yung pangalawang bitbit ko galing sa bukid ay gusto ko lang papakita sa inyo. Yan, nadala ko ng kunting bulad guys. Kunti lang kasi mahirap naman pag marami. At maalat kasi yan. At ito guys ay labayan. Binalot ko pa talaga sa dahon ng saging. Yan yung aking labayan guys. Ganito yung labayan guys. Pakita ko sa inyo. Ayan. Bumili ako guys ng 1 kilo pero ang baho pala nito at saka hirap magbitbit. So yan lang dinala ko guys. Tambaw lang sa Kamingaw, no? Yan. Ito yung tinatawag na sa Bisaya na labayan. Pasensya na kayo guys. Sa kuko ko madumi yan. Nagkiskis kasi ako sa bukid. Hindi pa natanggal yung lahat ng putik-putik sa kuko ko. Ayan guys. Ganyan yung labayan sa Bisaya. Ayan na yung aking dala-dala galing sa bukid. So wala ganong plastic sa amin guys, kaya sinupot ko lang talaga siya sa supot na ganito at saka sa dahon kasi wala kami ganong plastic. Ayan, yan yung pangalawang bitbit-bitbit ko guys, aking bagahe. At saka yung pangalawa naman guys ay ito. Ito yung gabi guys na pinaghirapan ko pa talaga siya. Kasi sinakay ko pa talaga ng airplane kasama pa yung amigas. Ayan guys, dala ko yan galing sa bukid. Gabi yan guys, gabi. Ito ay lutuin namin bukas. So ngayon ay kailangan ko siyang balatan para aming maluto. At hindi pwedeng hindi ito lutuin guys kasi ito ay pinaghirapan ko talaga. Ang hirap-hirap ng aking biyahe guys, sumakay ako ng motor papuntang international airport. Ang bigat nito. So kailangan ko talaga itong gayatin para maluto. Ayan, gabi siyang pula guys, gabi. Ayan yung kanyang mga dahon. Kasi hindi pala pwede pag walang dahon. Ayan, may mga dahon din. Kasi sabi ng kasama ko, kailangan talaga siyang may dahon. So, nagdala ako ng dahon. At ito ay isa-isa ko pa ang hinugasan doon sa amin. Ayan, at ang hirap magmuha pala nito kasi mayroong langgam or amigas. Pati yung amigas guys, dala-dala ko pa dito sa tower. Ayan, ito lang yun. Dala ko guys at baka mamayang hapon ay magluto ako ng labayan or tuyo. So, labayan at tuyo. Sa ngayon ay hindi pa ko pwedeng magluto kasi nandyan pa yung aming amo. Baka yan ay maamoy nila at hindi pwede yun. Kasi matapang talaga yung amoy ng mga kuan, mga maalat na pagkain. Like, yung tuyo at saka yung labayan na yan. So ang gagawin ko ngayon, linisin ko muna itong aking gabi na dala-dala kasi talagang pinaghirapan ko to, tapos hindi ko lutuin. Sayang yung ano ba, sayang yung pagod ko. So ito na lang muna guys, mamaya pag magluto ako ng tuyo or tuyo at saka labayan, ipakikita ko na sa inyo. Ito na po yung gabi guys, natapos ko na sa paglilinis at ginayat ko na rin siya. Tinanggalan ko na ng balat at naka-slice na yung mga dahon. Ayan siya ay ready to cook na at ang kulang lang namin nito ay gata. So ayan yung isang supot ay isang plastic. So kailangan ko rin itong i-plastic. Kaya pala medyo mabigat din yung dadala ko guys kasi medyo marami din pala yung aking bitbit at saka nakasakay sa motor. Nagkalagay lang yung bag dito sa aking balikat ba kaya sumakit yung aking katawan sa kakabuhat sa kanya kahit nakamotor ako. Sobrang bigat pala. Parang ipamaulan ko o buhat-buhat sa kanya. Tapos, mayroon pang dalawang piling na tundan. Kaya yan, medyo sumakit talaga yung pamaul ko nito. Yan, ito ay masarap pag naluto na itong laing. At imbis na ano guys, yung gusto ng kasama ko ay kalamay. Wala talaga akong nadalang kalamay. Kasi wala na akong pera, sa totoo lang. Hindi na ako magpaligoy-ligoy, pasabihin ko na yung totoo. Wala na akong pera pambili ng kalamay.
Kaya yung kalamay ni ate ay nagiging gabi na lang. At saka saging at saka tuyo at saka yung uyap ay hindi uyap yung labayan. Iayaw niya yun kasi maalat. Ang gusto nang talaga niya ay kalamay na dalawang flavor. Yung may ube ba at saka yung may mani or plain. Ganun. Yun yung pinaka-favorite na ate. Ngayon lang talaga nangyari guys na wala akong dalang kalamay. Kasi nga sa totoo lang wala akong pambiling kalamay. So ang pera ko na lang lumating sa Maynila guys ay 150. Kung nag-taxi pa ako guys ay talagang kulang yung pambayad para makarating dito sa tower. So mabuti na lang kasama ko yung mga pinsan ko at nalibre ako ng taxi pa-uwi dito sa tower. Dinaan na lang nila ako dito kasi sila ay Mandaluyong. Tapos ako ay Rockwell, so dinaan na lang nila ako dito, so nakatipid ako ng pamasahe. Kasi kung ako lang mag-isa, ay yung 150 pesos ay hindi talaga yung sapat na uuwi dito sa Makati from airport. Kaya laking pasalamat ko na nandyan sila kasi nakalibre ako ng pamasahe. Kasi kung ako lang, hindi ako magta-taxi talaga, mag-jeep ako kasi yung pera ko ay kulang na kulang pang-taxi. Kaya yan yung nangyari guys. Instead na kalamay yung gusto ay ito nagiging gabi yung dala. Pero 'di ba sa ano na lang susunod na lang guys, bawi-bawi na lang kasi alam niyo naman sa probinsya napakahirap at napakamahal ng bilihin. Kaya wala naman akong ganong malaking dalang pera, no? Kaya ganun yung nangyayari. Wala akong pasalubong na nabili sa kanila kaya sabi ko pasensya na lang. Yun na lang talaga ang sinabi ko. Pasensya na lang tayo kasi wala na talaga akong pera. At ito guys, ngayon ay pupunta tayo sa kusina para lutuin yung aking labayan at saka ang aking tuyo. Tara na sa kusina. It's cookie time. Ito na guys, yung labayan. Akin ang pinipreto at saka dalawang tuyo lang. Ano lang pala ang tuyo guys, 5 piraso lang pala yung dala ko. So, lutuin ko na lahat yung labayan para isang lutuan lang. At itabi na lang sa loob ng rib kasi mahirap magluto dito pag nandito sila parati. Baka mabahuan sila sa amoy nito. O diba? Maliliit nga ano, labayan yung aking nabili. Ang mahal nito guys, 200 per kilo. Parang ano din, parang isda. So, ang binili ko lang ay 1 kilo, pero iniwan ko lang doon kasi ang ano pala nito, mahirap din bitbitin. Lalong-lalo na kung sa bukid ka galing papuntang city ay na mahirap magdala ng marami. Ayan. At yung aming gabi ay baka bukas lutuin, bibili mo na kami ng niyog. Wala pa kaming niyog. Ayan guys, ang labayan, ulam ng ano, pang-probinsya. Ano na pala ito guys, pwede na pala ito. Ayan pa guys, oh. Ubusin ko na yan lahat para isang lutuan ng at sayang itong oil. Initin na lang kung ano, kung kakain. Initin na lang. Gamit na oil na ito guys, ito yung pinaglutuan ng bang ano, salmon fish. So nakita ko yung mantika, niluto ko na lang ito para hindi sayang yung mantika na itatapon. Ayan, pwede na siyang itapon pagkatapos nito kasi sobrang itin na yung oil. Ayan guys, ito na yung tuyo at saka labayan natapos sa pagluluto. At ito yung aking ulam guys. Nilagyan ko ng suka para maibsa naman yung alat. Sobrang alat, hindi pala ito maganda. So kailangan talaga ito ay lutuin pa ulit bukas. Lagyan ng maraming kamatis. Para
Kahit tinugasan ko na guys, talagang maalat pa rin dahil ang labayan, ay ano yun eh. Tinabal din yan, kaya sobrang kaalat niya. Kaya yan, hindi yan maganda sa atin kung masyadong maalat. Kailangan yan, sausaw sa suka, tsaka lagyan natin ng kamatis. Lutuin ulit ba? Lagyan na sugar. Ganyan, para magiging sweet and sour. Ayan guys, hanggang dito na lang po guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayan yung aking kanin guys. Oh. Bye everyone! Thank you for watching!